Kahit bagong riband ang hair niya, kay Verde La Pear, sige, kinuntin ko talaga yun po. Siya lang naman, grabe. Okay naman siya as a dad, like he takes her out. Wala na, parang malabo-malabo na talaga. Zero kami siya. That's my problem. So, time heals all wounds talaga. Every day is a moment. Right now, this is a moment. You gotta take your own time and enjoy life. Follow your heart, find your passion, and get to know yourself. And that's the best gift that you can ever give yourself, is to never give up. Hello everyone, welcome back to Me Time with Mitch, our series for wellness content. And for today's topic, we're gonna talk about motherhood and parenting tips and tricks with my mom. So, syempre, alam naman natin na ang dami ng pinagbago sa panahon. So, ipagpapala natin kung baka may similarities pa rin ba ang pagpapalaki ng kids noon sa ngayon. And, of course, ang mga questions ay manggagaling sa inyo from my Instagram page. So, let's go! Magkwentuhan na tayo! Okay, guys! Nandito na ang Mayora ng bahay nito from New Jersey! Now, this is our dog, Chanel. Sige, ang una nating tanong is from 40-something Diva. Do you make lunches for your kid or you rather teach them early to be independent? Ang diferensya nun, no, dito walang yaya. I mean, that's very true. Lahat kayo may yaya, kayo ni Era. So, though, syempre, parang ina-advise ko kung ano yung babaunin. Oh, ito yung baon, ito yung ano. Pero, syempre, iba talaga noon sa kanya yun. Ibang labor of work before compared. Siguro actually kung nasa Philippines din ako, baka hindi ako nagpe-prepare ng baon niya nito. Oh, even though you're a working mom. Oh, you have, kasi we have house help sa Philippines. Here siguro yun, na-experience ko talaga yung American living here. I have to prepare Anika's lunch, baon, for school. Although there are preschools na merong food included, yung school ni Anika doesn't, so I have to prepare her foods. Like right now here, she's in school here in New Jersey, may dalawang snacks, morning and afternoon, and then yung lunch niya. So yes, I do prepare that. Of course, you want your kids, you want to teach your kids to be independent, pero she's still a toddler, hindi mo niya kayong mag-prepare pa ng food for herself. But when she's older, tuturuan ko yan. Next question from Carla. How do you punish your kid when they are naughty? Ah, ito. Ah, wala, malupit ako dyan. Lahat na, nakuntuhan na, dapat sabihin na natin dati, nakalbo na yung buhok ko. Siya lang naman, grabe. Siya lang yung... Hindi naman kalbo-kalbo. Ginupit, ginupit parang ano. Ginupitan ko talaga siya. Boy cat. Dahil tumakas siya, so nabuking ko siya. I don't know, it's about the cellphone. Imaginin mo, high school. Ay, grabe talaga. So, ginawa ko, kahit bagong riband ang hair niya, kay Verde La Pear, sige, kinuntin ko talaga yun po. In fairness, sabi ko, okay, ikaw naman nagbayad ng pagpapariband. Eh, haba ng buko nun. Tapos, ginupit niya rin. Sabi ko, ay, sahing pagpapariband. Actually, both my parents, daddy ko, palo, sinturon pa, belt. Your dad is strict, right? Yes, belt so talaga. Papadapain ka sa palo, so kahit saan, dapa, palo, ganyan. And I think culture din naman kasi natin yon, like in the Philippines na... Even namamalo rin naman ako. Yeah, palo, ganyan. Pero yung nga ang malala, gunting. Talagang ginamit yung hair ko. Ako naman with Anika. Kaya kami magkasunod natin, grabe. As in. Ako naman kay Anika now, pinapalo ko siya pero she knows then. Talagang I tell her, I try two things eh, kung pwedeng palo or I give her warnings. Dati kasi, lalo na sa Philippines, di ba, mga lolo at lolo ko, hindi mausok, oh, mag-time out ka. Ako totoo ginagawa. Paluhod ka pinapalod, sa... may libro, ganyan, something like that. Luma talaga. Oo, as in, even your dad, yung mga munggo, di ba, yung... Masakit sa tuhod. Yan, mga kapatid ko, pinapalod ko sa tuhod. Siyempre, kung masama yung ginawa, di ba? Diyos ko, ah. Or actually, when you say, like, bad words, papa, ano yan, sabon, di ba? Yung huhugasan yung bibig. Magsabon ka. Kaya sampalin mo ng chine. Hindi naman, hindi ko naman na-experience yung pinasabon yung bibig ko. Yun lang talagang, yan, ngayon, mix. Papatime out ko si Anika. Depende kung gaano yung level nung yung ginawa niya. Siyempre,
Pero after that, we always talk at night. You have to make them realize kung why you do certain things, yes. Diba? Syempre, hindi naman pwedeng, either you punish them or palo, tapos wala na. You have to explain kung bakit after, pagkapareho na kayong kalmado. Ginawa ko yung kay Era before, when she was like 3 years old, pinalo ko siya. Ano sabi niya? Lalayas na ako. Kaya mo ba yun? Diyos ko. Pinalo ko lang lalayas. Very gaganyan, pag napano siya, you're not my best friend anymore. Pero after mo, I love you, Mom. I hate you. And then, I love you. Ganun din naman sila. They have to understand. And hindi pwedeng sasaktan mo lang sila for no reason, di ba? MT.N. How to balance child responsibilities between both parents? Ah, sa'yo iba to. Kasi syempre, ikaw talaga ang ano eh. Breadwinner. Ikaw breadwinner, tsaka ikaw, mag-work ka abroad. Daddy ko ang stay at home dad. Parang gano'n. Hindi naman, not really. Kasi before, meron din naman siyang business na ginag, di ba? Yeah. Construction and then more lang siguro, there was a time naman na we're helping each other sa business, something like that. So, pag wala ako, siya yung nandyan. Siya yung naiiwan, siya yung nag-aalaga, di ba? So, parang okay naman, fair naman yung ano. Kasi siya lang talaga istrikto, di ba? Sobra. O katakot, ha? Papaluin ka ng ano nun, hindi lang belt. Ano yun yung parang stick? Ganun, yeah. Actually, okay, yeah, yung sa kanila kasi is different. Kasi separated sila. So siguro nung lumipat na kami, kasi for some, at some point, di ba, five days sa kanya. Era was only 3 years old, and you, I just gave it to you, di ba? Nung time na yon. So parang nung mapahiwalay na kami, nasa tiyanta lang kita. So nagkaroon kami yon, medyo on the rocks sa kami noon. Di ba, mahirap yun, nasa tiyanta lang kita. Yeah. Kaya siguro ganun ang nangyari kasi. Natawag, una, nasa akin si Era, kayo, tapos biglang dinala na kayo sa Bulacan. Tinatago pa nga kayo sa akin. Yun na yung 5 days, weekdays doon, tapos weekend sa'yo. Kasi sinusundo ko yun yung nanay, di ba? Pero pumunta ako. Yeah. Ito pumunta talaga ako for the grocery, di ba? Yeah. Everything. Yung talaga, so talagang weekends. Tiyaga, talagang ganun. Yeah. So I guess shared responsibilities. But you guys, it's hard for you, di ba? Hindi ko masyado ma-feel during that time kasi syempre gusto ko sa akin kayo, di ba? Pero kasi iba pag bata ka pa eh. Yeah. At least ikaw, yung age mo, tama lang, di ba? I guess, yeah. Kasi yeah, mas totoo bata yun. Ka pa, 20s ka pa, di ba? Oo. Pa 21. Wala pa akong 20. Yeah. Diba, diba? So mahirap talaga pag bata ka na nga. Makinig kayo dyan. In reality, totoo. You have to enjoy your single life. Parang mahirap, nako. Huwag kayong magmadali. Yeah. So, I guess sa amin naman ni Troy, share naman kami. Like, actually, pagka, kunyari, may training siya sa umaga, I take care of Anika. Pagka, mix naman kami. Wala naman yung parang in regards to Anika. Like, biggest responsibility ko with Anika the first 2 years, talagang stay-at-home mama ko. Ako talaga lahat. Pero, you know, he would take care of her pag mag-gym or pagka mag-exercise or may gagawin ako, ganyan. Now, yun, I put Anika to school. That's my responsibility. If I have to travel, si Troy ang mag-aalaga sa kanya. Hindi naman malaking problem sa amin yung pag-aalaga kasi okay naman siya as a dad. Like, he takes her out. Half naman yung responsibility. Pero syempre, you need a break minsan with kids. So, pagka medyo nasa-stress na siya, ako naman, or pag naririnig niya na, nasa-stress na rin ako kay Anika, kukunin na niya si Anika from me. So, okay naman yung partnership in regards sa pag-aalaga namin kay Anika. Saka mas mahirap lang ngayon kasi because of the gadgets or dati yung mga bata pwedeng maglaro sa labas, mas safe sila. Nowadays, pag sila laging nakahawak ng anything, di ba, tablets or anything, marami silang nakukuha ng hindi magandang information. Oo, yeah. So delikado. Actually, sobrang kang pro, meron, diba? May pros and cons. Dati kasi, 'di ba? Actually, medyo mas madali nga ngayon kasi imagine mo magsasakay ka eroplano dati kung wala kang iPad, paano gagawin anak mo? Oh, 'di ba? Talagang i-entertain mo. Feeling ko nga mas mahirap sa inyo kaya feeling ko din, 'di ba? Lahat ng kids nasa labas lagi kasi maglaro ka, oh. Sige diyan ka. Now ang dali na lang sabihin na, borrow my phone, manood ka lang dyan. Okay. Next question from Mrs. Sarmiento. Ooh, your client ko to before. How do you manage budget and have time for the things that is important to you? Budgeting. Fails tayo dyan. Zero kami dyan. Ako, super fail ako dyan. Mag-astos ako eh, di ba? Zero kami dyan. That's my problem.
yan yung weakness ko. Hindi talaga ako magaling mag-budget. Eh, wala naman kasi nagturo sa atin. Oo, like, wala. As in, bili dito, bili dito yung lahat. Ngayon lang ako natuto because of yun na nga. Tony, magaling siya. Oo, magaling siya. Actually, si Troy, magaling siya mag-budget din. Kaya nga siguro ganyan. Pag may gusto akong bilhin, yung sabi, oh, kailangan mo. Is it a want or a need? So, I'm still learning, I guess, in regards to budgeting. Parang last year nga lang ako natuto during the pandemic talaga na I'll write all my expenses, iche-check ko yung bank account ko every single month, and titingnan mo kung magkano yung pumasok na pera sa'yo and magkano yung nilabas mo. Minsan, mas malaki yung lumalabas. So, imagine mo, how can you save money kung mas malaki yung ginagastos mo kaysa sa pumapasok. So, you know, that's when you realize na kailangan mo talaga matuto mag-budget. Writing it down, yung expenses mo, and making sure kung kailangan ba siya that month or kung gusto mo lang siya. Marami ng mga courses dyan or even free. Manood ka lang YouTube on how to even budget your money. That's what I do. I watch. And yun, kailangan lang talaga is gagawin mo. You have to take action yung pwedeng papanoorin lang tapos hindi natin gagawin. Especially pag may anak ka na, it's different, right? Lahat ng gastos ko, actually, mostly diba? For anay ka na. Diba? Hindi mo naisipin mo na sarili mo, anak mo lang muna lagi, ganun. O kayo, have time for you. Have time down for things that is important to you. Paano mo nagagawa? Eh, most of the time, weekends, out of town tayo, dinadala ko kayo. Yeah, and then, for you, time. Ikaw, yung for you ah, na wala kami. Oh, me time? Oh, me time mo before. Ay, parlor. Salon, tama. Kasi that's talagang buhay ko ang salon. Every other day. Nako, dati, every day, every other day, wala. As in, gusto ko lang magpa-blow dry. Sige, gusto ko lang ng ganun. Wala, yun lang talaga yung lagi ginagawa. Or, mall. Pero ano lang, window shopping, ikot-ikot lang sa mall, yun na. Hindi. Kape-kape. Hindi, wine, parang ganun. Pero huli na, di ba? Ngayon na yun, kasi wala. I mean, but before, hindi kami. Talaga. As in, parlor. Yun na yung me time ko dati. Pag lumaki na kasi, I mean, we have, may nani din naman kami, tapos nasa school kami. Nandun siya pag umaga, pag uwi, ay, magluluto na yan. Luto na spaghetti. Caldereta. For me, working out, talagang, it really helps me. Kung hindi ako nag-workout, talagang, mainit ang ulo ko. yan ang me time ko. And then, siguro, occasionally, magpapa-spa ako, pamamasahe, ganyan. And actually, si Troy din, ganun. Like, we use our time pag nasa school si Anika. Yan ang mga me time namin na if I wanna go somewhere, habang nasa school siya, gagawin ko. Para naman hindi ako masyadong ma-overwhelm. Kasi before that, 2 years na full-on stay-at-home mom, wala siyang school, sobrang na-drain talaga ako. And I guess it's different kasi nga, in Austin, it's just me and Troy. Wala kaming, you know, yung parents niya, 3 hours away. Drive yun. Ikaw, 3 hours away, pero aeroplano, ganun din. No. So, you know, we find our ways kung paano talaga mag-me time. Importante rin yan. Yes, awesome. Importante. Oh, ito, wala ang tanong lang. How you, from Mama Burns, how young is your mom? She looks awesome. Hi! Oh. Basta 50 plus. Nasa 50s, yun na yun. Yes. 50s. Oh, ganda mo daw. Thank you. Ito, personal level na to. How did you settle your misunderstanding with your mom? Ito, right? Paano ba natin na-settle? Tagal ah. Maraming level. Parang 16. Mayas na to eh. Nagtaging ano iba-ibang face kasi, di ba? Oh, hindi lang siya balik, yung one time. Balik. Oo, oh, balik. Okay, ganun. Pero hindi. I think nung, eto na. Baka nung mas marami na tayong pinagdaanan. Yung marami na tayo, matagal tayong hindi magkasama. And then after that, parang I got married, ikaw, bigla ko na buntis. And a very sensitive first month nung pregnancy ko. Yeah. Talagang bed rest lang. So that's the only time na parang I was trying my best na parang yung nawalang time or yung parang mag-makeup. Yun yung naman ginagawa ko, di ba? I mean, naging okay 5 years or 6 years ago. Dahil yung ba, doon nag-start. Tama. Before yung, yun talaga yung nag-time era naging okay, di ba? Tama. Kaya nung yung dad mo may sakit, when he got sick, tapos inanaman siya, parang dun tayo talaga lalong naging close. Yeah. We realize a lot of things. Life is really short, you know? Yes, So, time heals all wounds talaga. Kasi hindi mo rin pwedeng i-force misa kahit nasabihin mo, in any situation, not just mother and daughter. And you're enjoying your time. Parents mo, whatever. Time talaga, and minsan nga, mangyayari na lang naturally. Parang ganun lang yung nangyari. So parang you realize a lot of things na, eto ganito. So, siyempre gusto mong magbago. So, yun yung gusto mong gawin, di ba? Yeah. It happened. Alam mo, sobrang totoo yun eh. Pag pinagdadasal mo,
mangyayari talaga. Totoo yan. True totoo yan. Mamamanifest yan talaga sa buhay mo. Even they're married, si Era, ikaw yung dasal talaga. It helps a lot. Parang nangyari siya naturally, hindi yung, hindi forced. Kaya feeling ko, mas maganda, diba? Hindi na rin maalala kasi. Yeah. Wala siya yung moments na bati na ba tayo. Parang slow yung progress niya. Yun nga, sabi nila, like, when you become a mom, parang it changes everything. True. You learn, parang matututo ka talaga. I told you that, right? Oo, na. Pag nagkaroon ka ng anak, you will realize kung bakit ako ganyan kahigpit sa'yo. But when you become a mom, doon mo talaga na, okay, now you realize. And I think, isa rin yun sa reason kung paano talaga. Moms knows best, right? Kung paano naging, ano talaga, naging open talaga. Yes. So, yeah, time heals all wounds. If you guys are going through that with either your siblings, with your parents, with anybody, just, you know, pray for it. And of course, syempre, yun nga, kung may kailangan din ng sama ng loob. Ayan, kung kailangan din naman ng changes, either ikaw or pareho kayo, kasi I think it takes two, hindi naman pwede isang tao lang magbabago. Lahat tayo need to change. And so, admit, ano yung, kasi yung iba, diba, or, ayaw mo i-admit na nagkamali ka, na hindi pwedeng ganun, diba? Para kailangan admit mo lahat, tanggapin mo, and then everything, alam mo, magiging okay talaga. It's hard kasi hindi naman lahat ng tao kayang mag-admit. But once ma-admit mo to yourself and accept it, mas madali na, you know, mag-forgive, mag-accept. Yeah. Siyempre, I mean, you don't wanna hold grudges forever. Ikaw lang din ang masistress, di ba? Parang forever ikaw yung may galit sa puso mo. Nakakatanda. Kaya kailangan masaya lagi. Last question, how is it like having a young mom? I had my son at 18 and we're always mistaken as siblings. Tayo, pareho. We're the same, yes. Ganon. But, syempre, mahirap, di ba? Ako, sinanay yung nandyan sa tabi ko kasi, hindi ko alam kung anong gagawin ko. What do you do at 18 or 19? Yeah, may yaya agad, di ba? Kasi, mahirap talaga kasi para ka lang batang high school na naglalaro-laro dyan. Ha? Kaya pag naging mom ka, parang, okay, happy ka naman. But the thing is, hindi kayong ganun ka hands-on. Yes. Yon. It's different. Iba talaga. Actually, I have friends na ganun. Nagkaroon din sila ng kids here in America. They started at ganyan, 17, 18. Pero yun, yung parents nila yung tumulong sa kanila na hindi sila yung talagang laging nagbabantay. Kasi syempre, you're still a child, actually. Bata ka pa at the time. Teenager ka pa. Like, you don't even know kung ano pang gusto mong gawin sa buhay mo. Teenager ako, I still want to go out, di ba? Tapos biglang may responsibility ka na. So, mahirap talaga. Ang pros naman yan, yan, pagka ganyan na yung age mo, di ba, pwede mong makasama. Punta ka sa mga rooftop bar with your mom, ganyan. Tsaka pagkakamalan lang kayo, magkapatid. So, mga ganyan. Yun lang yung advantage doon. Pag mga mas bata, parang you can do things with them na habang bata ka pa din, di ba? Yung parang pag, kunyari, kahit nasa 20s, ganyan, pwede ka pang mag-travel. Yun na nila magigets ngayon yung mga Instagram. Social media. Party. Mga TikTok, mga ganyan. So, yeah, may pros and cons, but, you know, kanya-kanyang experience lang din naman yan. And I guess if you're a young mom, as long as you have support, di ba? Yun ang talaga kailangan mo, support from your family. Kasi mahirap talaga magpalaki ng anak mo mag-isa lang. Imagine mo, teenager ka pa rin. Tapos you're already taking care of someone else. So, mahirap talaga yon. That is it for our vlog for today. Ayun ka bang ano dyan? Announcement, pag-promote. Promotion. Joke lang. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And sa lahat ng bumoto sa akin sa Miss Health and Fitness, thank you so much. Hopefully, sa next round, pasok pa rin tayo. And hanggang sa August 5th, manalo tayo. Thank you guys for watching. We'll see you guys on my next vlog. Bye. God bless. Bye.